Afternoon mga KFC, ang i-share ko po ngayon sa inyo ay Drug Education and Vice Control. Meron po tayong apat na classification of abusers or users. Una po is situational users. They use drugs to keep them awake or additional energy for the performance of their work. Pangalawa po is spray users or school age users. Gumagamit po sila ng droga for fun, curiosity, and adventure. At ang pangatlo naman po is hardcore addict. Sila po yung gumagamit ng droga, nagbibinta, at nagsusupply na po. At ang pang-apat po ay hippies. They believe that drugs are integral part of the life of people because naniniwala sila ng droga daw ay mula sa Diyos at ginawa ng Diyos. Example po nito ay ang opium dahil at marijuana dahil nagmula po ito sa ating kalikasan. Kaya naniniwala sila that drugs are integral part of our life. At paano po ba ina-administered ang droga? Meron po tayong limang pamamaraan kung paano kinagamit ang droga. Una po is oral. Pag sinabi po nating oral, most convenient and economical way ng paggamit ng droga. Oral po ibig sabihin bibig. Ito po yung most convenient kasi madali, economical kasi wala ka nang gagamitin pang aparatos or bibilhin na mga gamit. Pag sinabi naman natin inhalation, ito po ay ginagamitan ng ilong or sa pamamagitan ng hininga, respiration. At ang pangatlo po ay injection. Directly po ito sa blood circulation ng ating katawan. At ang pangatlo naman po ay tropical. Apply po ito sa skin ng ating katawan or most mucous membrane ng ating katawan. At ang panglima po ay iontoporosis. Gumagamit po ito ng small amount of currents of electrical currents. Deeper kumpara po sa tropical, ang iontoporosis po ay deeper layer of the skin. Yun po ang pinagkaiba nila. At dagdag kaalaman na rin, alam nyo ba na ang PDEA ay created by the Republic Act 9165 at ang DDB or Dangerous Drug Boards ay created under 6425. Ang Dangerous Drug Boards po ay composed ng 17 members, 12 ex officio, 3 permanent members and 2 regular members. Yan lang po mga KFC at sana may natutunan po kayo.